What's up, what's up, what's up mga ka-GTV? Ito na naman po ako, magkikwento. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa aking sarili. Sa probinsya, isang paliligo ng dagat. Sa may lugar ng San Jose, Payapay ang lugar namin. Nung maliit pa ako, ang libangan namin dun, mga laro, mga tumbang preso, piko, kung ano-ano, mga laro, mga patintero. Nakakamiss din yung mga ganun, mga bata, kabataan nyo. Hanggang sa isang araw, nagulat na, nagtataka ko, gusto kong maligo ng dagat. Gusto kong maligo ng dagat. Ang lalaki ng alon. Parang hindi ko kaya yung mga alon sa tabing dagat ko kasi kami. Kakatakot dun kasi kitang-kita mo yung araw pag habang sumisikat. Doon kami malapit sa ano, sa may MacArthur, yung ginaungan ni MacArthur. Doon kami sa tabi ng mga rebulto niya. Tacloban, Leyte. Ngayon, naliligo kami ng dagat. Gusto kong maligo ng dagat araw-araw. Kasi nakakaingit yung mga batang naliligo ng dagat. Sarap maligo talaga pag sa probinsya kasi sa umaga mismo. Kalayo mo, dalawang beses kami naliligo ng dagat sa isang araw, umaga at hapon. Wala kaming ginawa kundi maligo. Kaya ang itim-itim ko noon, yung buhok ko naninilaw na. Doon ako natutong lumangoy talaga ng gusto. Sa probinsya talaga masarap tumira. Ngayon, isang araw, may barkada kami na ano, may bangka. Niyaya kaming mamangka doon sa malayo. Nagkakatuwaan lang kami ba? Hindi ko alam yung gagawin nila. Marunong na akong lumangoy nun. Wala nagturo sa akin. Ako lang nagsikap araw-araw. Matututo ka talaga doon kasi araw-araw ako naliligo ng dagat eh. Hindi ko alam ang gagawin nila sa palas dun sa malalim. Wala naman silang dalang lambat para mangisda. Pagdating dun sa malalim na, biglang tumalon yung isa. Tapos ang tagal bumalik. Takot ako. Kala ko kinuha na siya, parang may nahabol siyang iwan doon sa ilalim ng dagat. Yun. Pagbalik, may daladalang putik. Yun pala ang gusto nila mangyari na laro. Kakaibang laro. Yung sisisid kayo, tapos kukuha kayo ng putik. Kung sinong hindi makabalik, patay. Hindi magandang laro. Yun. Gusto mo nung yung isa kong kakaibigan. Ano lang kami, apat lang kami nun eh. Sumisid na siya. Tagal yung bumalik. Nakakuha siya. Lupa pa lang. Sa umpisa, lupa pa ang makukuha mo pag mababaw pa.
gusto mo nun yung pangatlo, sumisigi, nakakuha rin. Tapos ako na yung panghuli. Sumisid ako. Ah, sobrang lalim, grabe. Parang gusto kong bumalik. Wala akong makapa, hindi ko makapa yung lupa. Tinitingnan ko yung tubig, parang ano, wala akong makitang lupa. Tapos yun, pag isang tadyak ko pa pailalim, na biglang bumangga sa mukha ko yung lupa. Tapos yun, dinakot ko agad, tapos sabay sipa pataas. Tapos nakikita ko yung bangka namin, no? Kita mo yung araw. Tumalon. Yun, tapos bigla na lang sabi ko, ito, nakakuha ko kaya ko na nun nakakuha kami ng lupa. Tapos hindi pa kami nakontento, grabe. Pumunta pa kami sa malalim. Pumunta pa kami sa malalim, yung malalim na malalim. Natakot na ako kasi hindi ko na, hindi pa ako masyadong magaling ng lumoy. Bigla na lang tumalon yung isa. Sumisid siya, nakakuha niya, grabe, galing niya. Tapos sumunod naman yung isa, nakakuha rin. Sila, nakakuha na silang tatlo. Ako na lang hindi. Parang nag-aalangan ako tumalon. Talon ako. Hiling ko, puputok na yung tenga ko. Parang ano, parang isasabog na yung tenga ko. Hindi ko maabot yung putik. Pagsipa ko yun, nakita ko na yung putik. Sabay dakot. Tapos sabay talon. Sabay sipa. Tapos oops, tapos pinakakuha ko ng putik. Kaso konting-konting na lang ang natira kasi medyo matagal eh. Tapos last, punta pa kami sa isang malalim pa. Yun, hindi ko na talaga kinaya yun. Grabe na, ang lalim na eh. Tumalon yung isa. Tagal bumalik, nakakuha pa rin siya, grabe. Pero konting-konti na lang ang natira kasi sa tagal, nauubos yung hawak mong putik. Na konting-konti na lang, nakakuha pa rin siya, may ebidensya siya. Ebidensya kasi yun eh. Kasi yun, yung isa tumalon din. Grabe, hindi nakakuha yung isa, yung pangalawa, hindi nakakuha. Sumakit na yung tenga niya, bumalik na siya, natakot siya eh, para sasabot na yung tenga niya. Tapos yung isa naman, ganun din yung isa, hindi rin nakakuha. Parang ayaw kong tumalon. Pag ganun, hirap na. Kasi parang sasabog yung tenga ko pag kalalim. Tapos talon pa rin ako. Ang pagtalon ko, nasa kalagitnaan pala ako, sakit na ng tenga ko. Parang sasabog na. Biglang. Biglang sumipa ako pabalik. Piling ko may umahabol sa akin. Ngayon kami sa machine. Hindi ko na kayaanan, hindi na ako nakakuha. Yun lang. Yun, umuwi na kami, masaya na kami. Mga ganun lang yung laro namin dun. Minsan, sa isang linggo, nakaka-tatlong ganun kami. Tatlong sisidan. Grabe, araw-araw naliligo. Yun lang po, nagtatapos yung kwento ko. Salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Kwento sa dagat.